Ayan, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, maulan at mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, naniniwala po ako na bawat isa po sa atin ay nasa maayos na kalagayan kahit na, ayan, inuulan po tayo sa panahon po na to, eh hindi pa rin po hadlang o dahilan yung bagyo, yung ulan, para hindi po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. So, sige po, tayo pong lahat ay inaniyahan ko po na tayo po ay manalangin. Sige po, pinsampa, yumuko po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, sa oras na ito, inataas po namin sa inyo, Panginoon, ang pag-aaral namin ng salita mo at patuloy, Ama, na wini-welcome namin ang banal na Espiritu mo sa aming kalagitnaan, kung nasaan man ang bawat isa sa aming, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy, O Diyos, na bigyan mo kami ng pangunawa sa mga salita mo na marinig po namin sa hapon na ito. Patuloy, Ama, na bigyan mo kami na bukas na puso, bukas na isip at pandinig sa hapon na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun po, magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Ayan, marami na po tayong natutunan po sa mga nagdaan po na live o Bible study po dito po sa ating Rema Pills Bible Study. Amen po. Na kung saan po ang mga pinag-aralan po natin noong nakaraan ay patungkol po sa paano mag-test ang Diyos. Amen. Sabi nga po, ang isa po doon, sabi po dito, by demanding great sacrifice. At ang isa pa po, sabi niya, by leading in a difficult way. Pangatlo, by giving opportunities for choice. Pang-apat, by proposing hard tasks. Pang-lima, by permitting people to suffer. So ngayon po, ang pag-aaralan pa rin po natin ay patungkol po sa paano mag-test ang Diyos. Sabi nga po ni Pastora Ina, noong nakaraan, tinetest tayo ng Diyos para going pure or dalisay, at para ayusin ang ating character. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinapahintulot na kayo'y subukin nang higit pa sa inyong makakaya. Salit pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Dito pa lang po sa verse na ito, may pinangako na po ang Diyos na sa lahat ng bagay na pagdaraanan po natin dito sa mundo ay mapagtatagumpayan po natin sa tulong ng Panginoon. Amen. Ngayon po, ang topic po natin, pang-anim po, kung paano mag-test ang Diyos, ito po yung by permitting temptation. Ibig sabihin po, tayo po pinahintulutan na ano? Pag sinabi po bang temptation, ano po bang pumapasok sa isip natin? Siguro, tukso. Amen. Pero kung pag-aaralan po natin na kung saan ang salitang temptation po, ito po yung testing. Ito po yung pagsubok. Amen. Na kung saan, sabi nga po, ano bang ibig sabihin ng temptation? Ano bang kahulugan ng temptation? Sabi po dito, in the Bible, the word temptation primarily denotes a trial in which man has a free choice of being faithful or unfaithful to God. Only secondarily does it signify allurement or seduction to sin. Sabi po, sa Biblia, ang salitang tukso ay pangunahing nasasaad sa isang pagsubok kung saan ang tao ay may malayang pagpipilian na maging tapat o hindi tapat sa Diyos. Pangalawa lamang ang nangangahulugan nitong pang-akit o pang-akit sa kasalanan. Ang sabi niya po dito, eh ang salita po o kahulugan ng temptation, ito po yung nasa atin po yung pagpili kung magiging matapat po ba tayo sa Panginoon po natin o hindi. Amen. At ang sabi niya po dito, temptation is defined in two separate ways. A test of an individual God or a test of an individual by Satan. Sabi niya, ang tukso ay tinutukoy sa dalawang magkahiwalay na paraan. Sabi niya, maaaring ito po ay paraan ng Diyos sa atin. At pangalawa, sabi niya, ito po ay bigay ni Satanas. Pero sabi po dito sa James chapter 1 verse 2 to 3, makipagbukasan po tayo kung tayo po ay may mga Biblia. Basahin po natin.
Sabi niya po dito sa James chapter 1, verse 2 to 3, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman ang mga pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Amen. Sabi niya po dito sa MBB translation, sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ito po ang sinabi po ng salita po ng Panginoon sa mga dumadaan sa pagsubok o sa ating po mga dumadaan sa pagsubok, na kung saan, kung mapapansin po natin, ibang mag-test ang Diyos. Tinetest niya ang mga Kristiyano upang tumatag, tumibay, mas lalo pang lumago, spiritual, mas maging pure pa ang pagka-Kristiyano, at mas lalo pang maging maayos ang character. At naniniwala po ako, ang Diyos ay hindi manunukso para tuksuin tayo, kundi siya ay sumusubok. Dahil ang sabi po dito sa James chapter 1, verse 13, huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman siya, at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 1, verse 7, ang ganitong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng Kanyang sa pagpapahayag ni Jesucristo. So mapapansin po natin dito, ano po, iba po kung paanong mag-test ang Diyos. Na kung saan, ang sabi niya, pang-anim po kung paano itinetest ng Diyos ang tao sa pamamagitan po ng pagpapahintulot ng pagsubok o mga test. Na kung saan, ang sabi po niya dito sa Santiago chapter 1, verse 2-3, sabi niya, magalak tayo kapag tayo po ay dumadaan ng mga iba't ibang uri o klase ng pagsubok. Lahat po tayo ay may mga pinagdadaanan po tayo sa buhay po natin. Pero ano po sabi niya dito? Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Magiging matatag lang po ang ating pananampalataya kung mapagtatagumpayan po natin at kung may papasa po natin yung mga pagsubok na pinagdadaanan po natin sa buhay. Amen? Kasi sabi niya po, napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ibig sabihin, ito po, pang-anim, by permitting temptation. Dadaan po tayo sa mga testing po ng buhay po natin. Magiging matatag lang po tayo kung may papasa po natin yung mga pagdadaanan po natin sa buhay po natin. Kaya po kung mapapansin po natin, iba sinabi ko po kanina na may dalawang paraan o sitwasyon na kung saan dadaan po tayo sa salitang temptation. Una nga po doon ay meron po tayong kalayaang mamili kung magiging matapat tayo sa Panginoon o hindi tayo magiging matapat kapag dumadaan na po tayo sa mga pagsubok sa buhay. Pangalawa, sabi niya po dito, maaring yung test na yon ay paraan o tukso ni Satanas. Alam niyo po dito po sa Bible, alam naman po natin na may mga example po na tinukso ni Satanas. Una po dito si Eva at si Adan po. Na kung saan, si Eva, no, tinukso po siya ni Satanas. Alam po natin yan, amen, nasa Genesis po yan. Na kung saan, dito po nagsimula ang pagkakasala o kasalanan ng tao. Na kung saan, dahil nandun sa sinabi ni Satanas o nung ahas na masarap tong pagkain na to, magiging katulad ka ng Diyos. Alam niyo po, nandun na temp na tukso si Eva. Kaya dito po nagsimula yung salitang kamatayan. Nahulog po siya doon sa patibong ni Satanas. Amen. Kung mapapansin po natin, dumaan siya sa testing. Pero ano pong nangyari? Nagtagumpay po ba si Eva? Hindi. Kundi bumaksak siya. Pangalawa, na tinukso po ni Satanas, walang iba kundi si Job. Amen. Na kung saan, nandoon na
Sabi nga po, tinesting siya, di ba? Pinahintulutan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige, subukin mo si Job. Amen. Pero sa kabila ng pagsubok na dumaan kay Job, naging matapat po siya sa Panginoon. Nagtagumpay po ba siya? O hindi, nagtagumpay siya. Amen. Kaya ang sabi niya po sa James, ang sabi niya, magalak kayo kapag dumadaan kayo sa pagsubok. Kasi bakit? Ito po ang magiging dahilan, ito po ang magiging paraan ng Diyos para ang bawat isa po sa atin ay maging matatag. Amen. Nasa atin po kung magpapatalo tayo at nasa atin kung magpapatuloy po tayo na makikipaglaban. Amen. Dahil naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay kung tayo po ay lalaban by faith, mananalo po tayo. Amen po. Ang sabi niya po dito, may mga dumaan din naman po na tinesting ng Diyos. Alam ko po marami pong mga example po dito sa Bible at hindi na po natin ito may isa-isa. Amen. At ngayon po, may mga dumaan naman po sa testing ng Diyos. Una po dito, si Abraham. Ano pong testing sa kanya ng Diyos? Ang sabi sa kanya ng Panginoon, ibigay mo sa akin yung isang anak mo. Pansinin lang po natin, no? Isang hinahangad, isang panalangin, isang pinakapangarap ni Abraham ay yung magkaroon po ng anak. Tapos biglang sasabihin ng Diyos, kukunin ko, babawiin ko yung anak mo. Pero alam niyo po, nakita po yung katapatan ni Abraham sa kabila ng mga testing. Kasi po bakit? Nakita ng Diyos yung desire ng heart ni Abraham kung paano sumunod sa Panginoon. Sa kabila ng mahirap yung hiningi ng Panginoon, pero binigay po niya yun. Amen. So, pumasa siya. Amen. At pangalawa po dito, yung lalaking mayaman. Yung lalaking mayaman, ang sabi niya, Panginoon, paano po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Diyos, sundin mo ang mga utos ko. Ang sabi ng lalaki, Panginoon, nagawa ko na po yan. Simulat sa pool, nung bata po ako, ginagawa ko po ang mga utos ninyo. And ang sabi ng Diyos, may kulang pa. Sabi niya, ipamahagi mo, ibigay mo, ipagbili mo yung mga ari-arian mo at ibigay mo sa mga dukha. Ano po nangyari? Di ba nalungkot po yung lalaki? So alam niya po, gaya nga sinabi ni Pastor Boy nung last Sunday, tinest yung lalaki kung hanggang saan yung pagsunod niya sa Panginoon. Hindi naman naalisin sa kanya yung kayamanan niya eh, kundi mas lalo pa siyang payayamanin ng Panginoon, mas lalo pa siyang pasasaganahin ng Diyos. Kung mapapansin po natin, si Abraham, tinest po siya ng Panginoon. Yung lalaking mayaman, tinest po siya ng Diyos. Kung mapapansin po natin, si Abraham pumasa. Yung lalaking mayaman, hindi pumasa. Amen. At sabi niya po dito, may pumapasa, may bumabaksak. Hindi nagbibigay ng pagsubok ang Diyos, kundi pinapadaan niya lang tayo. At alam niyo po, sa buhay po natin bilang isang mga Kristiyano, may mga bagay po na ititest mo sa atin ng Panginoon mismong sa buhay po natin. Ano po yun? Sabi niya po dito sa Psalms 17 verse 3, sinusubok mo ang aking puso, dinadalaw mo ako sa gabi, nilitis mo ako at wala kang matagpuan, ako'y nagpasya sa aking bibig ay hindi sumuway. Ano po dito? Sabi niya, life tested. Ang buhay po natin ay itetest ng Diyos. Na kung saan, ang sabi niya po dito, ang life tested po, o yung susubukin po sa buhay po natin, ay walang iba kundi yung the inward life tried, yung nasa loob po natin. Ulitin ko po ulit, sabi po dito sa Psalm 17 verse 3, sinusubok mo ang aking puso, ginadalaw mo ako sa gabi. Nilitis mo ako at wala kang natagpuan, ako'y nagpasya na aking bibig ay hindi sumuway. Sabi po dito, ang isang bagay po na ititest sa atin ng Panginoon ay yung nasa loob po natin. Tulad po ni Abraham, kung paano po siya tinest ng Panginoon, tinignan ng Diyos kung hanggang saan yung laman ng puso niya pagdating sa pagsunod sa Panginoon. At sa atin po, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, susubukin din po ng Diyos yung laman ng puso po natin pagdating sa paglilingkod sa Kanya. Susubukin din po ng Panginoon ang motibo ng paglilingkod po natin sa harapan po ng Panginoon. Pangalawa, sabi niya po dito sa Zacharias chapter 13 verse 9, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi ng apoy at sila'y dadalisayin ko na gaya ng pagdalisay sa pilak at sila'y susubukin ko gaya ng pagsubok sa ginto.
sabi niya, pangalawa po, the refining process, pipinuhin tayo ng Diyos. Amen. Naku, saan? Kung mapapansin po natin, hindi naman po ako magiginto, ano? Pero sabi po kasi dito, base din po sa mga naririnig po natin, eh, ang ginto, pinapadaan po yan sa apoy. Para saan? Para malaman kung ito ba ay tunay na ginto. Amen. Pero dito, sabi niya, padadalisahin, ibig sabihin, mas lalo ka pang mag-pure. Sa pagiging Kristiyano mo, sabi po dito, ditik-tikin ka. Kapag tayo ba bilang isang Kristiyano, dumadaan tayo sa mga trials and testing. Dumadaan po tayo sa mga pagsubok sa buhay po natin. Ano kayang lumalabas sa atin? Kapag tayo tinidikdik na, dumadaan na tayo sa apoy, ano kaya ang lumalabas sa atin? Amen? Sabi nga, pangatlo po dito, na itetest sa atin ng Panginoon. Sabi niya dito sa Luke chapter 6 verse 48, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay ni tinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Number 3 po, na itetest po sa atin ng Panginoon o susubukin tayo ng Diyos. Sabi po dito, number 3, the test of the storm. Kung saan, ulitin ko po ulit, dadaan po tayo sa mga bagyo, dadaan po tayo sa mga unos, isi-shake po tayo bilang isang Kristiyano. Amen? Na kung saan, eh, sabi naman po ng Panginoon eh, nakalagay po sa Bible, di ba? So dyan, sabi niya, daranas tayo ng mga paghihirap, daranas tayo ng mga problema. Pero nung sabi po ng Panginoon, ang pangako niya, na pagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Amen? Sa buhay po natin, sa takbuhin po natin dito sa mundo, hindi lang po tayo ang nakikipaglaban. Hindi lang po tayo ang lumalaban, kundi kasama po natin ang Panginoon. Pero bago pa po tayo dumaan sa mga problema at pagsubok, na pagtagumpayan na po ng Panginoon yan. Amen? Ang sabi niya po dito, number 4, the final test. 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Ang mga gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ang mahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginagawa ng bawat isa. Sabi niya po dito, sa huling pagsubok, na kung saan susubukin po tayo ng Panginoon, dadaan tayo sa pagsubok, ay walang iba kundi yung paglilingkod po natin sa Panginoon. Yung bagay na ginagawa po natin dito sa lupa. Dahil ang sabi niya, lahat ng bagay na ginagawa po natin, ay susubukin po ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po, may naalala ko lang po yung post ng Rema Pills eh. Kung naalala niyo po, may pinost po ang Rema Pills na dito mo makikita yung laman ng puso niya. Kasi bakit? Dumating siya sa point na dumaan siya sa apoy eh. Paano mo nasabing dumaan sa apoy? Inawala sa pagkapastor. Amen, yung post po ng Rema Pills, kung naalala niyo po yun. Nakaraan lang pong pinost. Na kung saan eh, nawala yung pastor sa pagkapastor, eh, ayaw na magsimba. Ngayon ano pong sabi, eh, magsisimba lang ako kung ibabalik niyo ako sa pagkapastor. So, doon pa lang po makikita po natin na dumaan po siya sa testing, pero wala yung kababaan pa rin. Wala pa rin yung pagsunod. Amen po. Eh, sa atin po, dumaan man po tayo sa mga pagsubok sa buhay po natin. Magpapatuloy pa rin po tayo, susunod pa rin po tayo, kasi dadaan po talaga tayo sa apoy eh. Amen? Susubukin ng Panginoon yung laman ng puso natin kung saan ba tayo sumusunod. Sino bang pinaglilingkuran natin? Sino bang sinusundan po natin? Amen? Kasi po, lahat ng pagsubok na pinagdaraanan po natin sa buhay, may dalawang resulta lang po ito. Sa buhay po natin, dalawang resulta lang kapag dumaan ka sa pagsubok. Una po, sabi niya, kapag dumaan ka sa pagsubok, pwede kang mapalayo sa Diyos. Pangalawang resulta, kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, yung mas mapalapit ka pa sa Panginoon. Ang test ni Satanas ay nagdadala sa kapahamakan. Subalit, ang test ng Diyos ay nagdadala sa kaligtasan. Kung ang pagsubok na pinagdadaanan natin ay mula kay Satanas, o kung tayo po ay pinapadaan ng Diyos sa pagsubok, inaasahan po ng Panginoon na magiging matapat tayo. Dahil ang sabi po dito sa Revelation 2, verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig.
na malapit mo nang danasin, makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw, manatiling tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Dito po ang sinabi ng Panginoon, uulitin ko ulit, ano man pong pagsubok na pinagdaraanan natin ngayon, ito ba ay galing kay Satanas o ito yung kung saan pinapadaan po tayo ng Panginoon sa pagsubok? Pero alam niyo po, inaasahan ng Panginoon na magiging matapat tayo. Sabi nga po, di ba nung nakaraan, sabi ni Pastora Josie, hanggang saan ka magiging matapat? Ang sabi niya dito, hanggang kamatayan. Amen. Inexpect ng Panginoon na bawat isa po sa atin magiging matapat po tayo sa kabila ng mga pinagdadaanan nating pagsubok. Amen po. At hindi lang yung pagiging matapat ang inaasahan ng Panginoon kapag tayo ay dumadaan po sa pagsubok. Ang sabi niya po, sa panahon ng pagsubok at tukso, ang sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang sabi niya po ulit, magbantay kayo. Ibig sabihin, magbantayan po tayo pagdating sa panalangin dahil ang laman po natin ay mahina. Amen? Dahil sabi nga po, ang kawalan ng oras sa Panginoon ay kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kasi bakit sabi niya, mapagtatagumpayan lang natin yan? Oo, magiging matapat tayo sa Panginoon, pero kailangan po natin samahan ng pananalangin. Kasi po, kung di tayo nakakapanalangin, wala pong komunikasyon na nangyayari po sa paumagitan natin at sa paumagitan ng Diyos. Amen? Kaya nga po, sa tulong ng panalangin, sa tulong ng Panginoon, mapagtatagumpayan po natin yung mga pagsubok na pagdaraanan po natin. Ulitin ko po ulit, ang sabi niya, magbantayan kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ulitin ko po ulit, ang kawalan ng oras sa Panginoon ay kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kung tayo po, nako-communicate po natin ng Panginoon, meron po tayong personal na communication, fellowship sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, kahit ano pang pagdaanan natin sa buhay, mapagtatagumpayan natin. Bakit kasi naririnig natin yung boses ng Diyos? Amen? Ngayon, kung dadaan ka lang sa pagsubok at kung hindi ka magkakaroon ng komunikasyon sa Panginoon, di duda nga po na matalo tayo. Kasi bakit? May mga tines ang Diyos na bumagsak. At may mga tines, tinukso si Satanas na nagtagumpay. Amen? Kaya sa bawat isa po sa atin, huwag natin sasabihin, ang Diyos, tinukso ako. Hindi naman nanunukso ang Panginoon. At sa oras ng tukso, hindi ikaw ang lalapit sa tukso, kundi ikaw ang lalayo sa tukso. Amen? At sa oras ng mga pagsubok na pagdaraanan natin, hindi mo kailangang lumayo. Amen po? Kasi bakit? Kapag ang Diyos ang nagbigay ng pagsubok, o ang Diyos ang, kung padadaanin tayo ng Diyos sa pagsubok, hindi niya hangad na lumayo tayo, bagkos mas lalo pa tayong palapit sa Panginoon po natin. So yun lang po, yung may babahagi ko po sa bawat isa po sa atin na panganin kung paano po nagtetest ang Diyos sa pamamagitan po ng temptation. Amen po. Nawa po meron po tayong natutunan po sa hapon na ito at napalakas po ang bawat isa. Say po, inanayahan ko po ang bawat isa po sa atin na yumuko tayo po imanalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, salamat po Panginoon sa hapon na ito, O Diyos, sa mga salita mo. Patuloy Panginoon na sa mga kasamaan po namin na nanonood sa oras na ito, ano man po yung mga pinagdadaanan nila sa buhay, Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong abutin. Ipaalala mo sa bawat isa amin yung mga salita mo, yung mga pangako mo, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Bakos, Panginoon, ito yung paraan mo, ito yung way mo para mas lalo pa kaming tumibay spiritual. Kaya, Panginoon, dalangin ko ang bawat isa amin ay mas lalo pang maging matatag. At Lord, sa pagbabalik mo, makita mo kaming matapat sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga testings na dumarating sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayun, salamat po. Pagpalain po ang bawat isa po sa atin.